Dasalo pa rin ang Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Betty. At para sa update, makakausap natin ang Assistant Weather Services Chief ng PAGASA na si Chris Perez. Magandang umaga, Chris. Igan at sa lahat po natin mga taga-subaybay. Nasaan na ang bagyong Betty? Ito ba'y humina o lumakas pa? Igan, bagyong humina itong bagyong si Betty, no? From 155 kilometers per hour kagabi, ngayon ang lakas ng hangin lang ay maabot hanggang 150 kilometers per hour. Mm-hmm. At kanina nga, ito ay tinatayang nasa laing 350 kilometers na lamang layo, silangan ng Basco Batanes. Dahil dito, meron pa rin tayo nakataas na warning signal sa ilang bahagi nga ng Luzon. No? Warning signal number 2 pa rin dito sa Batanes at sa northeastern portion ng Cagayan kasama ang Babuyan Island. Samantala, warning signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Cagayan, sa northern at eastern portion ng Isabela, ganun din dito sa may bandang northern portion of Kalinga, eastern portion of Ilocos Norte, at sa northeastern portion ng Abra. So basically, yung mga lugar na lamang dito sa may bandang northern Luzon, ang may mga tinatayang or sa kasalukuyan ay may warning signal, babala pa rin po, mag-ingat pa rin sa mga posibleng pagbahat pag-uho ng lupa dahil sa ulan na dala nitong bagyong si Betty, ganun din sa malakas na hangin na pwedeng makasira ng mga ilang istruktura, yung mga tinatawag nating high-risk structures, yung mga bahay na gawa sa magaanong materyales, yung mga gawa sa nipa o yung mga bahay kubo. So yan lamang po yun sa mga aring pwedeng mangyari sa mga lugar na may warning signal, buod pa sa maalon hanggang sa napaalong karagatan. Kaya yung mga kababayan po natin doon, dapat patuloy pa rin yung coordination sa kanilang local government at local disaster risk reduction managing officers para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Yung chance ba nito sa Biyernes na lalabas ang PIR, tuloy, Chris? Yes, Iga, no? Posible na sa pagitan ng Biyernes ng umaga, anytime by Friday, ay tuloy na itong lalabas ng ating PIR. So, bakit, remind lang natin sa ating mga kababayan, no? Dahil magiging mabagal ang pagkilos na ito, very ideal sa ganitong panahon na yung mga bagyo dito sa northeastern portion ng ating bansa ay posibleng magpaibayan ng habagat. So yung habagat pwedeng magpaulan po sa mga lalawigan sa silangang bahagi naman ng gitna at katimugang Luzon ng Kabisayan at ng Mindanao sa mga susunod na araw. May gale warning ba tayo ngayon, Chris? Yes, Igan. No? Bukod sa mga lugar na may warning signal, basically yung mga karagatan sa hilaga at silangang bahagi ng ating bansa, may gale warning yan, no? Maging sa karagatan sa paligid ng Southern Luzon area. Hanggat maaari, huwag muna pumalawak doon yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Ang Pinoy ganito eh. Kailan ba ang tag-init? Ngayon naman eh. Kailan daw ang panahon ng tag-ulan, Chris? Sa natin, posibleng within this week ay masatisfy na yung rainfall criteria na nagiging basehan natin sa pagdedeklara ng simula ng tag-ulan, no? So, within this week, titingnan po natin kung magkakaroon ba ng sapat na ulan, lalong-lalo sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi ng ating bansa, yung nasa under type 1 climate condition, para masatisfy natin yung criteria ngayon. Kasi yung hangin, nasatisfy na po natin eh. Halos mula na sa kanluran hanggang timog kanluran or west to southwest, yung umiira na hangin sa nakararaming bahagi ng ating bansa. Yung rainfall criteria na lamang po ang hinihintay natin. Basically, the rainy season is just around the corner, Igan. Okay. Maraming salamat, Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng PAGASA. Ingat! Maraming salamat din po at magandang umaga. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.